Yo, what's up sa inyo lahat? WB Millet yun. Tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Velv's Castle. Subscribe kayo dyan mga kaulat. At ito na nga mga kaulat, Commander Chief, pasabugin China pag inaresto kayo. Di kami alipin ng China. Papalag tayo dyan. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Anumang sumasala round dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Kakapasok lang na balita, ibinabana ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kautosang pumalag kayo pag may inaresto dyan. Hawak na ng Philippine Navy ang papel na nagsasabi nito. Dito muling nilinaw ni Commodore Roy Vincent Trinidad na sa bibig na ni Pangulong Marcos nagmula. Di kikilala. Ng Pilipinas ang bagong China Coast Guard Law. At kung may aarestuhin man sa sinumang Pilipino fisherman saan mang bahagi ng West Philippine Sea, talagang magkakasubukan tayo dyan. This is totally unacceptable. First and foremost, it has no basis in international law. It has already been ruled by the arbitral tribunal that the 9-dash line does not have any legal entitlements. Hence, any action by the Chinese Coast Guard is illegal. It is unacceptable. Gusto talaga ng China ng magkagera. Babalayan ni dating Senate President Mig Subin. Alam ng China na dehado tayo pag nagkaroon ng digmaan. Kaya gagawa at gagawa to ng paraan para ma-activate ang Mutual Defense Treaty. Pagbabantayan ni Mig Subiri sa lahat ng Pilipino. Malaking gulo ito. That is a clear violation of our sovereignty and that could trigger Mutual Defense Treaty. At alam mo, ibang bansa na tutulong sa atin dito. So baka mag-escalate pang tension. Kaya yung ginagawa nila statement, pag ginawa nila yan, that's an arbitral, unilateral move. Na illegal po yan under the United Nations Convention on the Laws of the Seas. Sa June 15 pa, eksaktong manguhuli ang mga Chinese. Pero kung totohanin man to, nakahanda raw ang Philippine Navy na protektahan ng bawat mangingisdang Pilipino. Di direktang sinabi kung military actions. Pero ikinukonsidera to lalo na't actual nang sinubukan ang missile system ng BRP Jose Rizal. We will just continue performing our mandate of ensuring the integrity of the national territory, protecting the Filipinos, and securing or protecting our sovereignty. If we will protect, there are many ways how to do that. Number one, it is not purely a military action. It will entail a whole of government, whole of nation approach to ensure that every Filipino is protected, not only on land but more importantly for this particular case in the maritime domain. Matapos magtago ng isang buwan, lumabas na ang hepe ng WESCOM, Vice Admiral Alberto Carlos. Dito inaming di siya nangako sa China. Pero ba't pinatalsik at sinibak sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos? Ibig sabihin, binayaran talaga to ng China. Ang tanong, magkano kaya? Magkano para ibenta ng Pilipinas ang West Philippine Sea para sa mga Chinese? I repeat, I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. I am only the commander of the Western Command and not even of the entire West Philippine Sea. As WESCOM commander, I have done my very best to provide for the welfare of WESCOM personnel. I did not enter into any secret deals that will compromise the interests of our country. Have you talked to or engaged in any negotiations with any Chinese diplomat or any foreign diplomat for that matter? Negative po, sir. None at all? None at all po, sir. Okay. Who was the one who called you during that phone conversation? Mr. Lee? Yes, sir. Yes, Your Honor. I received the phone call, sir. I did not initiate the call. Okay, what did you talk about? We talked about exploring ways to de-escalate or to reduce the tension in the West Philippine Sea, in my area of operations, Mr. Chair. Okay, what is this that came out
from the media that there was a new model. Ano ba ibig sabihin? What new model are they talking about? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model. We're not part of our conversation, Mr. Chair. Mas lumalaki ang chance ng gulo ang nais ng China. Kung magkagera man, matatagal lang kasi ang pagdating ng dagdag na armas mula sa Estados Unidos. At may chance rin matalo tayo dahil dito. Kayo sa tingin nyo, ikomento sa baba ang salubit. At yan nga mga kaulat natin, no, yung ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan na kung saan ito nga yung umano'y tila nga ba pagpalag, no, sa tila nga ba panguhuli o pag-aresto sa ating mga kababayan, no, sa mga Pilipino nga tila nga ba aarestuhin ng mga checkwang to. Na kung saan talagang hindi tayo makakapayag na tuluyang nga maghari o talagang nga pagharian ng mga checkwang to. Itong bahagi ng ating teritoryo na nais nga nilang gawan ng batas na umano'y huhulihin yung talagang maglalayag dito. Na dito nga yung patuloy na pagpalag at talagang pakikipag- tugunan laban dito sa mga checkwang to ang isa sa pwedeng tila nga ba maging tugon dito dahil talagang hindi nga makakapayag syempre yung ating bansa at yung ating pangulo na gawan nga ng ganito nga batas o tila nga ba ganito ang sapitin ng ating mga kababayan o talagang tuluyang makontrol o makuha ng mga checkwang to itong teritoryong nais manong gawan ng batas ng mga hinayupak na to na dito nga ipatuloy sa panggugulang o talagang mga hakbang itong mga checkwang to upang wala tayong magawa, no, sa bahagi ng ating teritoryo. Na dito nga ang pagpalag, ang tila nga ba isa sa magiging talagang tugon ng ating mga kababayan dito dahil hindi nga sa mga checkwang to dahil atin naman itong teritoryo na to na wala namang karapatan na gawin o talagang maglagay ng batas itong mga hinayupak at mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to na nandirito nga upang talagang mangubkob o manguha lamang ng teritoryo. At dyan ay matapang na harapin yan syempre ng ating mga tagapagbantay dyan at mga tagapaglayag natin na hindi nga hahayaan na tuluyang ganto yung sapitin ng ating mga hukbo o ng ating hanay sa tila nga babatas na paghuli nga o talagang tuluyang pagbibigay ng hindi magandang tugon, no, sa mga magdaraan o tila nga ba umano papasok sa inaangking teritoryo ng mga checkwang to ng China. At dito ay nararapat lamang na talagang ipaglaban natin yung dapat at talagang tamang batas, no, na kung saan ipalagan natin ang anumang tila nga ba nais na pagkontrol o pagkuha nga ng mga checkwang to ng ating teritoryo dahil hindi naman sa kanila ito at lahat nga ng pwedeng pamamaraan na tama ating nga isang piga sa mga checkwang to o sa China dahil ito'y bahagi at parte ng ating teritoryo na handa nga nating ipaglaban at handang ipaglaban ito ng mga Pilipinong dito nga ay naninindigan para nga sa ating bansa. Pwera na lamang sa mga tila nga ba sumusuporta sa adhikain ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to, yung mga pro-China nga na talagang akap na akap at tila nga ba ay gustong-gustong maging mga checkwang nga. At dito pa nga yung nga patuloy nga na investigasyon o talagang nga pagsagot ng isang admiral na umano'y nakipag-usap o tila nga ba paglihis ng kanyang pananaad o talagang pagpapakita na sa umano'y pagbibintang na nakipagkasundo o may naging usapin nga sa mga checkwang to na kung saan itong admiral na si Carlos nga tila nga ba nagsaad na wala siyang naging deal o naging usapin sa mga checkwang to at tila nga ba dito talagang nagkaroon umano ng bayaran at tuluyang ito yung naging tugon na talaga naging hakbang, no, yung pag-uusap at tuluyang pagbibigay nga sa mga checkwang to o sa China ang tila nga ba magandang pangako ukol nga rito na dito nga itinatanggi nga nitong admiral na to na wala nga umanong naging kasunduan o tila nga ba pag-uusap sa mga checkwang to at wala umanong naging bahagi ng deal nga ukol nga sa mga checkwang to. Subalit nga patuloy pa rin itong sinibak ng ating Pangulo dahil sa umano ya talaga nga maaaring pagtataksil, no, sa ating hukbo o sa ating bayan nga ang ginawa ng admiral na to dahil nga nakipag-usap ito sa mga checkwang to na hindi naman dapat, no, mga kabalita natin. Na kung saan ito nga yung naging hatol o tila nga ba naging punto yung pagkakasibak nito o pagkakaalis bilang tagapagsilbe sa ating hukbunga na kung saan talagang tinanggal at tuluyang inalis ito dahil tila nga ba, no, sa pagsablay nito sa kanyang tungkulin nga sa pakikipag-usap dito sa mga checkwang to, no. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at tugon dyan at kayo kailan lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan.
At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe ka dyan, mga kaulat. At yun, mga kaulat, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kaulat!